totoo ho pala yung sinasabi nila. Na wala nang ibang pinakamasakit para sa isang magulang. Kundi ang inibig ang sarili niyang anak. Pero alam niyo ba kung ano mas masakit sa akin? Yung kinuha yung anak ko sa akin. Nang napakaaga. Dahil kahit kailan, hindi magiging sapat para sa akin yung mga panahon na magkasama kaming dalawa. Ang lahat ng mga yakap ko, ang lahat ng mga halik ko, ang lahat ng mga panahon na magkasama kami kapag pinapatulog ko siya. Kahit kailan hindi magiging sapat para sa akin yung mga panahon na naririnig ko siyang tumatawa. Yung mga panahon na naririnig ko siyang umiiyak kapag nagugutom. Ang sakit. Dahil kahit kailan, hindi ko na siya makikita ang gumagapang, lumalakad, tumatakbo. At higit sa lahat, hindi ko na siya maririnig na tinatawag ko kong nanay. Binigay ko na sa mga pulis ang description ng kotse na gumitkit sa atin. Trish, siya ang may kasalanan nito. Dahil sa kanya, kaya tayo na-aksidente. Kung sino man ang driver na yun, magbabayad siya. We will find justice for our son's death. I promise you. Birthday, Nathaniel, anak. Kahit wala ka na sa tabi ko, isi-celebrate ko pa rin tong birthday mo. Kasi anak, ito yung araw na naging pinakamasaya si Nainay. Kaya maraming salamat, anak, ha? Kasi dumating ka sa buhay ko. Na mahal kita, anak. At sana nakakarating sa'yo sa langit ang pagmamahal kong yun, Nathaniel. Rish, ano itong ginagawa mo? Ba? Nakalimutan mo na agad? First birthday ni Nathaniel ngayon. Isang taon na ngayon ang little angel ko. Kailangan ba natin ito gawin? Siya nga pala, Paul. In-invite ko yung mga ninong at ninang ni Nathaniel. Hintayin na lang natin sila, ha? Tapos, pwede na natin siyang katahan ng happy birthday at pwede na natin i-blow ang kanyang candle. Rish, ano ba? Pinapahirapan mo lang sarili mo sa ginagawa mo. Alam mo, kung nahihirapan kasi nakikita mo ngayon, edi umalis ka. Hindi ka naman pinipilit eh. Gusto ko lang buhayin yung alaala ng anak ko. Sama ba yun? Rish, hindi ito makakatulong sa'yo. Wala na si Nathaniel. At kailangan natin tanggapin yun. Alam ko yun, Paul.
ko alam kung makakaya ko. Ina ako, Paul. Nanggaling sa akin yung anak ko. Kaya kung para sa'yo, ganun lang kadali nakalimutan si Nathaniel. Mukhang itulad sa'yo. Rish, sandali lang. Kung magsalita ka, parang ikaw lang nawalan. Baka nakalimutan mo, anak ko rin si Nathaniel. At gaya mo, I am also grieving. Ang dami ko rin mga tanong. Ang dami ko rin mga hindi maintindihan. Rish, paulit-ulit ko tinatanong sa Diyos kung bakit niya ginawa sa atin to. Rish, nagdasal ako sa kanya. Pero ano? Paul, tama. Nakinig ba siya? Hindi. Paul, tama. Kinuha pa rin si Nathaniel sa atin. Ano ba? Umidamay ang Diyos dito. Wala siyang kasalanan. Pati yung mga ibang tao, huwag mo silang idamay dito dahil wala silang kinalaman dito. Sige, Rish. Sige, sabihin mo kung ano gusto mo sabihin. Sabihin mo sa akin ngayon. Sino may kasalanan? Ako, diba? Kaya ilang buwan mo ako hindi kinakausap dahil ako sinasisi mo. Tama ba, Rish? Sige na. Sige na, sabihin mo sa akin. Rish, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa mukha ko! Sabihin mo! Oo, kasalanan mo. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Dahil sa init ng ulo mo. Pinigilan na kita, Paul, di ba? Sabi ko, huwag mo nang sitahin. Sabi ko, hayaan mo na lang. Pero anong ginawa mo? Nagbadala ka sa init ng ulo mo. Sa pride mo. At dahil doon, na-aksidente tayo, Paul. Dahil sa'yo, kaya namatay si Nathaniel. Kaya, kasalanan mo! Rish, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa yung sarili ko. Rish, I killed my own son. Yan pa ang gusto mo pa rin eh. Ano? Hindi ko rin alam eh. Parang wala na tayong pupuntahan eh. Hindi na tayong nag-uusap. Tsaka parang wala na may gusto sa atin na ayusin to. I'm sorry, Paul. Pero aminin ko, tuwing kasama kita, lagi ko naaalala ang pagkamatay ng anak ko. We were so happy. Against all odds. But I guess somewhere down the way, we lost our way. Pero dumating si Nathaniel. Siya yung bumulit sa atin. Pero ngayon wala na siya. Wala na rin tayo. Siguro tama si Mama. Siguro sa simula pa lang, hindi ganun katibay yung pagmamahala natin. Goodbye, Paul. Siguro nga mas makakabuti kung uwi muna ako sa amin. Kailangan ko siguro muna ng oras para sa sarili ko. Siguro mas makakabuti kung hindi na muna tayo magkita. Thank you.
Natulungan ka ba ng pagdarasal mo? Hindi. I told you, Paul. Faith, love. They mean nothing in this world. Hindi yun ang lulutas ng mga problema mo. Hindi ka mapaproteksyonan nun sa mga sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi mangyayari sa'yo ito kung may kapangyarihan ko. Things could have been different had you listened to me. Now, do you see my point? Nandito si Dada para magpaalam sa'yo. Lalayo mo na si Dada, ha? Anak, masakit sa akin to. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan kita muna makalimutan. Agad sa dumating yung araw na hindi na masakit. Anak, alam ko, ayaw mo rin na malukot si Dada habang buhay. Sana, anak, maintindihan mo ako. Alam mo kung gaano kita kamahal. Goodbye, my sons. My dear colleagues, let me present to you this year's awardee, Miss Rachel Laksamana. Rachel will be receiving a full scholarship grant and will be continuing her studies in the field of medicine. Ma, after this course, magpahinga ka na. Ako na bahala sa kumpanya. I will be CEO and president, kagaya ng gusto mo. That's nice, son. Finally, pag ikaw na ang humawak doon sa ating kumpanya, makakapromote na rin ako ng buko. And I'll be able to tour. Dami mo na pinagkakaabalahan, ha? Di ba nag-tutor ka pa? Oo. Eh, wala eh. Kailangan eh. Actually, sa tita ko talaga to. Tinutulungan ko lang siya na makabenta kasi di ba siya yung tumutulong sa pag-aaral ko? Eh, no, tingnan niyo. Maganda yan. Sobrang busy mo. Nakalimutan mo na ba na ngayon na labas ng results ng board exam? Ha? Excuse me. Yes! Doktor ka na rin! Yeah! Doktor na ako! Pusa ako! Thank you! Bilang muna. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Kulang tayo ng isa. Nathaniel, bumaba ka na dyan. Eto na po. Bababa na po. Alalahanan ko kayo.
kung ano talaga yung trabaho ng isang anghel. Kailangan tayo ay makinig sa mga taong nagdarasal sa langit at yung mga taong humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Pagdating nyo sa tamang edad at kailangan, pasado na kayo sa practice. Maniwala kayo, maririnig niyo lahat. Lahat ng mga nananalangin. At ito ay inyong kailangan bigyan ng tugon kapag kayo ang napiling bumaba sa lupa para sa napakahalagang iisang misyon. Kailan po ba yung tamang edad, Maestro? Matagal pa yan, Nathaniel. Marami pa kayong dapat matutunan. Una, yung abilidad na ginagamit ng isang anghel. At matutunan nyo yung pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao sa lupa. Naintindihan nyo ba, mga bata? Opo! Ikaw, Nathaniel, nakuha mo lahat? Opo. Wait. O, sige. Tatanungin ko kayo. Ano yan? Ako po. Pulis po. Tama, pulis. O, ito susunod na yan. Ano yan? Ako po ulit. Teacher. Tama, teacher nga naman. Okay. Yan. Ako po. Nurse po. Bay, lahat tama si Nathaniel. O, eto. Tingnan natin. Ayan. Ako po ulit. Sundalo po. Wow! Napakagaling ni Nathaniel. Palakpakan natin si Nathaniel. Sir, good morning. Hey, Ron. Ano balita? Good morning, sir. Good morning. Everything's okay, sir. Adyan po pala yung mga investors pa ang sample ko. Good morning, sir. Let's do this. Good afternoon. Tito Glenn! Kumusta ho? I'm just playing poker with you. Mr. Davero, you're looking sharp. You've lost a lot of weight, ah. Gentlemen, please, sit. Hindi ko sasayangin ang oras nyo dahil ang pag-uusapan natin ngayon, it's an opportunity of a lifetime. So please, let me begin talking about this project that we are investing in. Alam ko, Diyos ko, nasa langit na ho ang anak ko. Pero miss na miss ko na ho siya. Alam ko, imposible. Pero sana ho, kahit sandali lang, magkita kami ulit. Sana po, Diyos ko, kahit sandali lang po, makasama ko siya muli. Narinig niyo yun? Ang alin? May babae nagdarasal. Nasana daw, makita niya ulit yung anak niya. Guni-guni mo lang yun, Nathaniel. Ikaw talaga, oh. It's my life mission, Chona. It's my advocacy. Through this book, gusto ko talagang ibahagi sa lahat ng tao kung ano yung susi ng tagumpay. The keys to success. Alam mo, Chona, hindi mo na itatanong. Hindi naman ako pinanganak na mayaman. Pero swinerte ako na makapangasawa ng isang negosyante. But after he passed away, tinuloy ko yung negosyo niya. Naloko rin ako. Nalugi. Pumagsak ang negosyo. Pero laging pinipilit kong bumangon. Namatayan pa nga ako ng isang anak. It was very painful. Look where I am now. Nakabangon ako. I'd say life has been very good to me. Yung company ko, yung AVL Corporation, it's now under the stewardship of my only son, si Paul. He's here. Paul. Niño bonito ko yan. My only son. Paul, I'd like you to meet Chona. Nice meeting you. O, yung grupo ni Nathaniel, mag-ensayo muna kayo doon, ha? Opo. Sige po. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Diyos ko. Naniniwala ako na magkikita kami ulit ng anak ko kahit sa panaginip lang. Ayan na naman oo, naririnig ko na naman siya.
Ay, naku, Nathaniel. Huwag mo akong guluhin. Marami akong problema. Pero, Maestro, narinig ko po talaga yung panalangin ng babae eh. Yung naririnig mo, sigurado ko, hindi yung panalangin. Eh, ano po yun? Marahil yung mga nakapaligid sa'yo, mga anghel. Pero, Maestro, narinig ko po talaga eh. Maestro. Bakit kayo narito? Ano ang nangyari? Di ba sinabi ko sa inyo, bantayan ang mga tao sa lupa? Kinalulungkot po namin, Maestro. Pero kailangan na po namin bumalik. Dahil wala na. Pakunti na ng pakunti ang mga taong tumatawag sa langit. Bihira na nagdadasal. Hindi na kasi sila naniniwala. Hindi na nila tayo kailangan. Ay, nako. Ang dami-dami na nating anghel. Ang ibig sabihin niyan, wala nang anghel sa lupa. Yan na nga ba sinasabi kong problema? Wala na tayong magagawa doon. Dahil wala nang tumatawag sa langit at hindi na nagdarasal. Sapagkat hindi na sila naniniwala. Dahil dito, naliligaw na sila ng landas. Na kayo. Handa na kayong umaman, hindi ba? Ayan, makinig kayo. Maganda itong panonoorin natin, ha? Ito yung simula. Kuya, handa ka na bang umaman? Oo naman po. O ano pang ginagawa mo dyan? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Halika na sa loob. Ito na ang simula ng iyong pagyaman. Halika na. Mga kababayan, handa na ba kayong umaman? Handang-handa na! Santa Maria, handa na ba kayong yumaman? Isigaw ninyo, yayaman ako! Yayaman ako! Madali silang maakit sa temptasyon at madalas na magkasala. La Paz del Norte, handa na ba kayong yumaman? Isigaw, yayaman ako! Say, yayaman ako! Gawa nga nun, nagkakasakita na sila. Wala naman tayong magagawa dahil wala nang tumatawag. Hindi na sila magbabago. Sandali lang po. Naniniwala pa po ako may pag-asa pa po ang mga tao na pwede pa rin po silang magbago. Nathaniel, hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Totoo po, may nagdarasal pa po. Naririnig ko po yung boses ng babae. Nananalig pa din po siya na ipinagdarasal niya po ang anak niya. At dahil po dun, naniniwala pa po akong ay liligtas pa po ang mga tao. Nathaniel, mabuti pa dun muna kayo ng mga bata. Nag-uusap kami ng seryoso dito at wala ka pang alam tungkol dito. Sandali po. Kung ayaw niyo pang maniwala, pababayin niyo na lang po ako sa lupa. Patutunayan ko po yung sinasabi ko. Nathaniel, hindi ka panganda, anak. Napakabata mo pa. Panginoon! Makinig kayo. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng batang anghel? Gusto niyang patunayan na hindi tayo dapat nawalan ng tiwala, na maaari silang maligtas, na karapat dapat lang silang ipaglaban, na hindi tayo dapat nawalan ng pag-asa sa kanila. Panginoon! Ano po ang ibig niyo sa Diyos? Papababain natin si Nathaniel sa lupa. Pero hindi pa siya handa, Panginoon. Napakabata pa niya. Marami pa siyang dapat matutunan. Ang totoo niyan, sa inyong lahat, si Nathaniel lamang ang handa. Dahil kayong lahat ay sinubuan na ang tao, hindi tao ang nawalan ng tiwala sa langit. Kayo ang nawalan ng tiwala sa kanila. Nathaniel, lumapit ka. Bibigyan kita ng isang misyon sa lupa. Ibabalik mo ang pananampalataya ng mga tao. Ipapaalala mo sa kanila ang kabutihang nasa loob nila na kanilang nakalimutan. Tinatanggap mo ba ang misyong ito? Thank you.
sa lupa. Ang saya-saya ko po. Nathaniel, kailangan sumunod ka sa mga ilang mahalagang alituntunin. Una, hindi yung maaaring pakialaman ang kalayaan ng tao magpasya para sa kanyang sarili. Kukumbinsin mo sila, gagabayan, at hindi mo sila maaaring persahin, sundin ang iyong kagustuhan. Opo! Pangalawa, hindi ka pwedeng mangloko ng tao para magawa ang gusto mo. At hindi ka dapat nakakasakit sa isang tao. Dahil nandun ka para alagaan sila. At higit sa lahat, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino na isa kang anghel. Bakit po? Dahil pakikialaman mo ang kanilang malayang pagpapasya, Nathaniel. Sasabihin ko sa'yo, yung totoong pananampalataya ay isang bagay na dapat matutunan mo. Yun ay paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Pero, pag sila ay nakakita ng mga anghel, maniniwala sila dahil nakita nila yung mga anghel, hindi dahil naramdaman nila sa kanilang puso. Ah, ganun pala. Sige po, aalis na po ako. Sandali lang, Nathaniel. Ikaw ay papunta na sa lupa, Nathaniel. Mararanasan mo kung paano magutom, mauhaw, magkasakit. Isa pa, mawawala na yung iyong pakpak. Ho? Paano na po yan? Nakakita ka na ba ng tao na may pakpak? Paano, Nathaniel? Mag-ingat ka sa mga tao, Nathaniel. Huwag po kayong mag-alala. Mababait po sila. Ipapaalala ko po yun. Paalam na, Nathaniel. Paalam po, Maestro. Paalam po. Ma, anong next target nyo? Anong bayan ang susunod nyo bibisitahin? Ito. Ang bayan ng laging saklolo. Yan ang susunod na bayan na iimpluwensyahan ko tungkol sa pera.